Hello, bitches! So, makikita nyo, meron tayong mga fake nails and iba-iba sila ng brand. For today's episode, ito yung itatry natin. Itabi na muna natin tong iba. Meron tayong dalawang klase ng fake nails. Itong una is yung normal na fake nails. 45 pesos ko siya nabili. And itong isa naman is Temperament Aurora Colored Finish na nabili ko sa halagang 80 pesos. Bago tayo magsimula, kailangan wala tayong glue sa kuko natin. Kasi ang tendency nun, pag may glue tayo sa kuko, hindi lalapat ng maayos yung fake nails and mabilis siya matatanggal. So pagtatanggal ng nail glue, kailangan lang natin ang buffer. Ang kagandahan nitong nail buffer na to, lalo na kung baguhan ka, may mga steps nang nakalagay. And nakalagay doon kung para saan. 25 pesos yung bili ko dito, hindi ganun kaganda yung quality niya, pero andito na lahat ng kailangan mo. Ang gagamitin natin is itong step 3 sa pagtatanggal ng nail glue. Sa pagbabuff, kailangan hindi sobrang diin na masasaktan mo yung sarili mo. Alalay lang yung pressure sa pagtatanggal. Pag napansin mo na pantay na, okay na yon kahit hindi 100% natanggal yung nail glue. Ang importante is pantay siya para lumapat ng husto yung fake nails natin. Tapos natin mag-buff, kuha lang tayo ng tissue na may alcohol and punasan natin yung mga natanggal nating nail glue. So makikita nyo, meron pa rin konting mga glue. Meron tayong option 2. Pwede tayong gumamit ng nail polish remover sa pagtatanggal ng nail glue. Ang maganda dito, hindi masisira yung kuko mo sa pagbabuff, pero medyo matagal lang siyang tanggalin. Bago tayo magsimula, mag-alcohol tayo ng kamay. Sorry, kita yung ring light. So, nakalagay dito is do-it-yourself 24 pieces, natural at komportable. Titingnan natin kung totoo nga ba. So, buksan ko para mas makita nyo yung kulay niya. So, ayan, meron tayong nail glue na kasama. Tanggalin muna natin. Kung makita nyo, kalhati lang yung laman ng glue. Ganito yung itsura niya. Wait, buksan ko para mas makita nyo. Ayan, bukas na. Kung makita nyo, yung napapunta sa akin is may mga minor scratches. Wait, ayusin natin itong isa. Ayan. And pakita ko sa inyo mas malapit para makita nyo yung kulay. So, yung kulay niya sa personal is light lavender na minsan nagpipit siya, minsan naman nagda-dark violet. Depende sa ilaw. So, ayan. Meron din nakalagay na number. Wait, ayaw mag-focus. Ayan. Yung number sa taas ng fake nails, yun yung sizes. And yun din yung mag-indicate sa atin kung alin yung taas. Pag mas mababa yung number, mas malaki yung size niya. And pag mas mataas na number, mas maliit naman yung size niya. Ang una nating gagawin is magsusukat tayo ng fake nails. Sa pagsusukat ng fake nails, kailangan mag-apply tayo ng konting pressure para makita natin yung paglapat niya. Kadalasan kasi, pag di natin inlapat ng maayos, tapos inaibo lang natin, or feeling lang natin yung ginamit natin, mas malaki pala yung artificial nail kesa sa kuko natin. At masakit yon kasi kakaskas sa gilid ng balat natin. Kita nyo, saktong-sakto lang yung fake nails sa kuko. Okay lang yung kulang, wag lang yung sobra. Kasi hindi na rin naman siya pansin sa malayo. Sa totoo lang, mas matagal pong magsukat kesa magkabit ng fake nails. Yay! Finally, tapos na rin tayong magsukat. And itabi muna natin itong mga hindi naman natin kailangan. Ang next step natin is magdidikit na tayo and gagamitin natin itong nail glue na kasama niya. Sa pagbubukas, ang ginagamit ko, safety pin na malaki. So, buksan lang natin, then itusok natin dito. Pwede din gumamit ng gunting sa pagbubukas. Yun nga lang, napansin ko na sa sobrang laki ng butas, mabilis siyang matapon. Medyo struggle din itong pagbubukas ng glue kung makikita nyo, pero kaya naman. Sa paglalagay ng glue, sa gitna nyo lang siya ipopress
And then, ikakalat nyo na lang siya sa buong kuko nyo. Iwasan nyo ding malagyan yung balat nyo para hindi dun dumikit yung artificial nail mamaya. Kunin nyo agad yung artificial nail and ilagay kasi mabilis siyang matuyo. At saka once na nalapag nyo na siya, magsaset na agad yung nail and dun na siya didikit. I-press lang natin siya ng 10 to 15 seconds and okay na siya. So, ganun lang din ulit. Ilalagay natin sa gitna ng kuko natin. And then, ikakalat na lang natin. Kung baguhan kayo, hindi naman kailangan sagad na sagad dun sa dulo ng kuko natin. Naalala ko nga nung unang beses ako nag-try ng artificial nail. Sobrang layo dun sa dulo ng kuko ko kasi hindi ko alam na once na nalapag mo na siya, dun na pala siya mag-i-stay. Mabilis lang naman magkabit ng fake nails. Sa una lang, kalaban mo yung sarili mo kasi isipin mo hindi ka marunong or paano kung magkamali ka. Okay lang naman magkamali sa una kasi pwede mo pa naman siya matanggal. Babad mo lang sa warm na water pero huwag naman yung sobrang init na mapapasok ka. Tapos, angat-angat mo ng konti yung fake nails. Huwag naman yung pwersahin mo na tanggalin na masasaktan ka. Kasi kung sayang matatanggal, medyo matagal nga lang, kailangan mag-antay. At hindi ka rin naman matututo kung di mo susubukan. Ang maganda dito sa Temperament Aurora Colored Finish is makapal siya. Na-experience ko kasi sa manipis na fake nails, ang hirap niya ikabit kasi dumudulas, so nawawala sa pwesto. Isa pang nagustuhan ko is yung kulay niya kasi nag-iiba-iba yung kulay depende sa ilaw. Kadalasan, pag umaga, pagkagising ko, more of peach siya and lavender. And makikita mo yung bronzy na glitters. Pagdating naman ng gabi, more of dark violet and lavender yung nakikita ko. And merong mga red and silver na glitters. Nung araw na nag-film ako and ganyan na nag-voiceover ako, is isang linggo na ang nakakalipas pero wala pa rin natatanggal kahit isa. Meron lang mga chip na part kasi natamaan siya ng kutsilyo. Pero ang ganda pa rin ang kulay niya kasi kulay brown yung kulay ng fake nails, so hindi siya ganun kahalata. Ang rating ko sa Temperament Aurora Colored Finish na fake nails ay Boss Peach! Boss Peach ang rating ko kasi sana mas mahaba pa yung fake nails kasi para sa mga kagaya ko na mahaba talaga yung pagkakuko, medyo nakukulangan ako sa haba. Siguro tatanungin niyo ako kung bakit pa ako nag-fake nails. Ang kagandahan kasi sa fake nails, hindi siya katulad ng nail polish na kailangan mo pang patuyuin ng matagal and kung may natanggal man, kabit mo na lang, okay na ulit. Sobrang convenient niya, lalo na kung may biglaan kang event. Nung na-receive ko tong fake nail, sobrang disappointed ako kasi ang mahal niya tapos may mga scratches. Compared dun sa 45 pesos, kaya nirate ko siya ng 1 star. Pero ngayon na-try ko na siya, ang ganda niya pala. Kaya naman binago ko yung rating ko from 1 star to 5 star. And it turns out na yung mga may scratches is malalaki pala yung size niya. So, di ko rin naman magagamit. Plano ko ding itry yung iba pa nilang colors. Sana ay may natutunan kayo sa episode natin ngayon. At kung nagustuhan nyo itong video, huwag kalimutang i-like at i-share. Mag-subscribe din kayo para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ina-upload ko.